Nais malaman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kung ano ang kapalit ng pagpayag ng Pilipinas sa pagtatayo ng Estados Unidos ng EDCA sites. Ani Roque, hindi sapat ang pangakong magbibigay ng seguridad ang Estados Unidos dahil mas mainamaan niya na magiging kapalit kung isa sa ilalim nila sa modernisasyon ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kung sasabihin nila na sagot namin ang modernization ng hukbong sandatahan ng Pilipinas to the tune of $1 billion a year, ay bakit ako hindi tututol? Bibigyan namin kayo ng submarine, bibigyan namin kayo ng modernong mga barko para talagang makapagsabayan kayo sa West Philippine Sea. Pag sinita kayo ng Dambuhalang Coast Guard Vessel, meron din kayong Dambuhalang Coast Guard Vessel at hindi yung baby Coast Guard Vessel. Nakita niyo yung larawan, yes, no? Aba, ngayon nga eh. At least yung mga baby Coast Guard vessel na yan, binili po yan ng dating Presidente Duterte. Mm-hmm. Hindi niya hiningi yan. Brand new. Binili niya yan. Binili niya yan sa Korea. Okay? So, pero ang punto nga is, anong kapalit? Hindi na pa po pwedeng wala. Ang kapalit daw, seguridad natin, eh mas seguridad ng Amerika yan dahil interest nilang makipag-gera sa Amerikano. Dapat may kapalit tayo. Dagdag pa ni Roque, kung mapapansin na hindi iniiwan ng Estados Unidos ang kanilang ibinibidang modernong kagamitan tuwing may balikatan exercise. Kaugnay naman sa nakatakdang pag-expire ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa susunod na taon, binigyan din ni Roque na dapat pag-isipan ng mabuti ng pamahalaan ang hakbang para dito. Dahil aniya, kung hindi ma-terminate ang kasunduan, ay magiging valid na habang buhay na ang EDCA sites. Kung titiwalag naman sa kasunduan pagkatapos ma-expire, kinakailangan pang magbigay ng 6 na buwang notice sa Estados Unidos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, nag-uulat, SMNI News.